Alam mo ba ang halaman na ito? Familiar ka ba sa lahat ng mga benepisyo nito sa ating katawan? Kung hindi pa, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe muna at pakihit ang bell. Alam mo ba ito? Kung hindi pa, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito'y tinatawag na duhat. Ano nga ba ang duhat bilang halaman gamot? Ang scientific name, Myrtus cum inulin. Common name, duhat sa Tagalog, Java plum, black plum, jambolan sa Ingles. Kilala ang duhat dahil sa bunga nito na maitim ng balat at kulay lila na laman. Ito ay may mataas na puno at tumutubo sa maraming lugar sa buong kapuluan ng Pilipinas. May dahon ito na pahabang bilugan at bulaklak na maputi at kumpol-kumpol. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa duhat? Ang iba't ibang bahagi ng halamang duhat ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang buto ng duhat ay may taglay na glycosides, madilaw na essential oil, fat, resin, albumen, chlorophyll 2, alkaloid na jambosine 3, gallic acid, ellagic acid, collagen at tannin, 3-6 na hexahydroxydiphenoyl glucose at isomer nito na 4-6 hexahydroxydiphenoyl glucose, 1 galoy glucose, 3 galoy glucose, quercetin. Mayroon pa itong zinc, chromium, vanadium, potassium at sodium. Makukuhanan pa ito ng protina at amino acids, flavonoids, phenols, glycosides, saponins, tannins, steroids, at triterpenoids. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot, at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang katas ng dahon ay ginagamit na pampahid sa ilang mga kondisyon sa balat. Dinidikdik din ito at ipinangtatapal sa apektadong bahagi ng katawan. Bunga. Ginagamit din ang katas ng bunga bilang gamot sa ilang mga kondisyon sa katawan. Buto. Maaaring patuyuan at durugan ang mga buto upang magamit bilang gamot. Balat ng kahoy. Maaaring ilaga ang balat ng kahoy at ipainom sa may sakit. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng duhat? 1. Pagtatae o disenterya. Nakagagamot ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng puno ng duhat, gayon din ang pagkain ng mismong bunga nito sa kondisyon ng pagtatae. Ihinahalo din ang pinaglagaan ng balat ng kahoy sa sagatas upang ipanggamot sa pagtatae sa bata. Mahusay din ang katas ng dahon para mapigilan ang kondisyong ito. 2. Pagsusugat ng gilaged o gingivitis. Ipinangungunog ang pinaglagaan ng balat ng kahoy ng puno ng duhay upang maibsan ang pagsusugat ng gilaged. 3. Sugat. Maaaring ipanghugas sa sugat ang pinaglagaan ng balat ng kahoy ng duhat upang mas mabilis na gumaling. 4. Diabetes. Makatutulong din ang pagkain sa hinog na bunga ng duhat upang makontrol ang sakit na diabetes. Maaari ding inumin ang pinaglagaan ng dahon at balat ng kahoy para sa kondisyong ito, pati na rin ang pinulbos na buto ng duhat. 5. Sore throat. Maaaring ipangmumog ang katas ng bunga ng duhat upang bumuti ang pakiramdam ng lalamunan. 6. Impacho o hindi natunawan. Ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ay makatutulong para gamutin ang kondisyon ng impacho. 7. Ulcer sa sikmura. Makatutulong ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng duhat sa mas mabilis na paggaling ng ulcer sa sikmura. 8. Pamamaga at inflammation. Maaaring ipanggamot ang katas ng dahon o dinurog na buto ng duhat sa kondisyon ng inflammation o pamamaga sa katawan. Ito ang kaalaman sa araw na ito. Sa take note. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Kung kaya mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor para maiwasan ang problema. Kung nagustuhan mo ang content na ito, maaari kang magbigay ng opinion o mag-request sa ibaba. Para sa next video natin, ay yun ang tatalakayin natin. Maraming salamat. See you next videos.